Orasyo Emperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Iba-iba po ang nararanasan natin sa kasalukuyan. Yung iba sa atin ay nasunugan, nawala na ng tirahan, habang naghahanap ng makakain, naghahanap din ng matutuluyan, nagsasabay-sabay, nagkakahiwalay ang iba, namatay na, hindi pa nagkita-kita. Halos nagkakasabay-sabay, nagkaroon tayo ng COVID, naging quarantine tayo o kinarantin tayo. Kasabay nito, biglang dumating ang bagyo sa iba't ibang lugar habang naka-quarantine. Ngayon, maraming tao stranded sa airport, hindi makauwi, hindi mabigyan po anumang proseso ang dapat gawin. Mga OFW na nawalan ng trabaho, ang dami.
sabay-sabay. Minsan, talaga ito yung mga mensahe na ibinabato sa atin. Kung kaya, no, kasabay nito, sinasabayan din tayo ng Panginoon sa atin pong mga nararanasan. Anumang hirap ng ating pinagdaraanan, sinasamahan tayo ng Poong Jesus Nazareno. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Atin pong dasalin ang orasyon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihanawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa pagkakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Sa kalulatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ang Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparaan noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparaan noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparaan noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ating dasalin ang panalangin sa takip silim. O Diyos, salina at ako'y tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring you love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, through faith in you. Make me a channel of your peace. Where there's despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, only light. And where there's sadness, ever joy. O Master, grant that I may never see
so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Get me a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, in giving to all men that we receive, and in dying that we're born to eternal life. O Master, grant that I may never seek so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, in giving to all men that we receive, and in dying that will point to eternal life. Unang antipona, ang nahahapis ay aani ng kagalakan. Ang nahahapis ay aani ng kagalakan. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong likid? Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Kung paanong inuulan niya ang mga tuyong batis sa sariling bayan namin, kami, Panginoon, ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtatanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang nahahapis ay aani ng kagalakan. Ikalawang antipona, ang Panginoon nawa ang magtayo ng ating bahay at magsanggalang sa ating lungsod. Ang Panginoon nawa ang magtayo ng ating bahay at magsanggalang sa ating lungsod. Maliban ang Panginoon ay gumawa nitong bahay, ang ginawa na nagtayo ay wala rin kabuluhan. Ang lungsod na hindi ang Diyos ang siyang magsasanggalang, walang saysay ang naroong nakatayong mga bantay. Di na dapat magpahirap, magdibdib sa hanap buhay, agang-agang magumpisa't gabing-gabi kung humimlay, pagkat pinagpapahinga ng Panginoon ang kanyang mahal. Kaloob ng Panginoon itong ating mga bata. Ang ganitong mga supling ay tunay na pagpapala. Ang lalaking mga anak sa panahong kabataan, ang katulad ay palaso sa kamay ng isang kawal. Mapalad ng isang taong mapalasong tulad niya, hindi siya malulupig at malayong mapipilan. Kung sila man ng kalaban ay magtagpo sa hukuman. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Panginoon nawa ang magtayo ng ating bahay at magsanggalang sa ating lungsod. Ikatlong antipona, siya ang panganay na anak ng sangnilikha upang sa lahat ng bagay siya'y maging dakila. Siya ang panganay na anak ng sangnilikha upang sa lahat ng bagay siya'y maging dakila. Magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan.
Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya'y nasasalaysay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan ng Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasiya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at iniibig ng ang sandaigdigan ang may pagkasundo sa kanya. Sa pamagitan ng anak, sa pamagitan ng pagkamatay niya sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang nilikha sa langit at sa lupa. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Siya ang panganay na anak ng sangnilikha upang sa lahat ng bagay siya'y maging dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo at naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin, sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng simbahan at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kinin akong muli, Panginoon, at sa aki maawa. Ang kinin akong muli, Panginoon, at sa aki maawa. Huwag akong itakwil kasama ng masasama. At sa aki maawa. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang kinin akong muli, Panginoon, at sa aki maawa. Papuring awit ni Maria, Antipona. Gumawa sa akin ang mga dakilang bagay ang makapangyarihan at banal ang kanyang pangalan. Gumawa sa akin ang mga dakilang bagay ang makapangyarihan at banal ang kanyang pangalan. Ang puso ko'y napupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang lingkod. At mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas sa mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang walang ni anuman ang mayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman.
Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Gumawa sa akin ng mga dakilang bagay ang makapangyarihan at banal ang kanyang pangalan. Buong kababaang loob tayong manalangin sa Diyos na nagsugo ng kanyang anak bilang manunubos at alimbawa sa kanyang bayan. Papurihan ka nawa ng iyong sambayanan, Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na humirang sa atin bilang unang ani ng kaligtasan at tumawag sa ating makibahagi sa kadakilaan ng Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo. Papurihan ka nawa ng iyong sambayanan, Panginoon. Magkaisa nawa sa iyong katotohanan ang kumikilala sa iyong banal na ngalan at maging masigasig sa iyong pagmamahal. Manalangin tayo. Papurihan ka nawa ng iyong sambayanan, Panginoon. Manlilikha ng lahat ng bagay. Nakiisa ang iyong anak sa mga tao sa paggawa sa pamamagitan ng kanyang sariling kamay. Alalahanin ang mga taong naghahanap buhay sa tulo ng kanilang mga pawis. Manalangin tayo. Papurihan ka nawa ng iyong sambayanan, Panginoon. Tunghayan ang mga tao at mga frontliners sa buong daigdig na nag-aalay ng kanilang sarili sa paglilingkod para sa kanilang kapwa. Huwag nawa silang mahadlangan sa kanilang mga layunin dahil sa kawalan ng tulong o bungang sa kalooban na kapagpapahina. Manalangin tayo. Papurihan ka nawa ng iyong sambayanan, Panginoon. Kaawaan ang mga yumaon na, lalo tigit ang mga pumanaw ngayong panahon ng pandemya. Sa kapangyarihan ng masama ay adya sila. Manalangin tayo. Papurihan ka nawa ng iyong sambayanan, Panginoon. Sa katahimikan, ating itaas sa Diyos ang ating personal na mga kahilingan. Manalangin tayo. Papurihan ka nawa ng iyong sambayanan, Panginoon. Dasalin natin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama, tulutan mong makarating sa iyong harapan ang panalangin sa takipsilim ng iyong sambayanan. Maging matapat nawa kami sa paggawa ng mabuti, ilayo sa kasalanan at panatilihing ligtas sa bisa ng iyong pagmamahal. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mahal na Ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lazaro, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magandang gabi po. Gustuhan din ng Diyos na maranasan mo yan. Pag may problema, huwag kang matataranta. Sabi nga, no? Be still. Yeah? Be still. Maalon, no? May unos, kalma ka lang. Kaagapay
Panginoon. Maglingkod ka. Ibigay mo ang iyong buong-buong sarili. Bigay mo ang iyong oras. Bigay mo ang iyong lakas. At ganun din sa paglilingkod dito sa Quiapo. Ibinibigay pa natin yung hinihingi ni Kristo para sa paglilingkod natin. Binibigay ba natin? Kapahingahan sa'yo na kumta kapangyarihan ikaw ang sana pagdasal natin na kaya nating i-offer yung ating buhay, yung ating sarili. At lalo tigit, kaya nating sundin kung ano ang kanyang kalooban.